Meron ba kayong mga sirang gamit sa bahay na sa tingin nyo ay luma at dapat nang itapon? Pwes, manood muna kayo dahil ang mga bagay na akala nyo ay patapon na, bibigyang bagong bihis at itsura. Ano nga ba itong tinatawag na upcycling at bakit ito unti-unting nauuso? Mga kapuso, narinig nyo na ba ang salitang upcycling? At alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi pa, ituturo yan sa atin ni Ms. Maria Adaviv Melia Lasam. Good morning, Ada, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Harold, at maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyong show. I'm happy to be here. Masaya akong makasama kayo ngayon. Siyempre kami, sobrang saya din namin and honored na honored kami na kasama ka namin this morning. Ada, agad-agad, let's get down to this. Ano ba ang konsepto ng upcycling at saan ba ito nagsimula? Ayan, buti na itanong nyo, no, Harold? Kasi i-discuss ko at i-elaborate ko ang ibig sabihin ng upcycle. Kasi ito ay parang nagiging trending na salita. Siyempre, maganda rin na malaman natin kung ano ba talaga ang upcycle. Una sa lahat, ang upcycle ay ang salita mula kay Rainer Pils. Mm-hmm. Siya ay isang German upcycler. Tapos ang sabi niya, sabihin ko na lang in English, no, pero ano lang naman, simple lang naman ang sinabi niya. Sabi niya, recycling, I call it downcycling. They smash bricks, they smash everything. Okay. What we need is upcycling, where old products are given more value, not less. Tapos, ating ginagawa ang upcycle as art upang magamit muli ang mga bagay na nais nating itapon. Mm-hmm. Dinadagdagan natin ang value at ipinagtitibay muli ang mga bagay na ito para tumagal. Yan ang karaniwang alam natin or kahulugan ng upcycle bilang upcycle as art. Okay. Ngunit Harold, no, may pinaka-definition ng upcycle at ito ay actually sistema para makamit ang circularity. Ang sistema ng circularity, ibig sabihin, ang bagay ay may technical nutrient. Ibig sabihin, ang bahagi nito ay maaari pang magamit para makagawa ng isang bagay. Talagang ano eh, talagang tinitignan natin kung ano-ano pa yung pwedeng magawa on a deeper level sa isang bagay. Tama ba yon, Ada? Tama po yun, Sir Harold. Alright, sige. Ano-ano mga gamit naman yung pwede nating i-upcycle? Ay, marami. In fact, marami akong ipapamahagi sa ating mga pusong nanonood ngayong umaga. So, una sa lahat, itong aking favorite accessory. Gawa siya sa t-shirt, lumang t-shirt. So, ito ay t-shirt yarn necklace or tarn. Ayan. So, ito po ay lumang t-shirt na ginawa kong yarn or okay. T-shirt yarn. Tapos, since marunong akong mag-ganchilyo, naging t-shirt yarn necklace na siya. Bagay ba, Harold? Grabe, no? At feeling ko yung mga fashionista rin, Ada, medyo mapapatanong sila, paano kaya ginawa yun? I wanna know. Kasi ang ganda tignan eh, di ba? Salamat. At Actually, may mga workshops akong binigay dati for this one. At medyo mayroong presence siya sa social media. So, I think pagka nag-search kayo, makikita nyo rin naman po kung paano gumawa ng t-shirt yun. Marami rin naman pong gumagawa nito bukod sa akin. Ada, bakit po ba natin kailangan gawin yung upcycling? And ano ang naitutulong nito sa kalikasan, syempre? Well, bukod sa usong-uso po ang upcycle term, no? Nakatutulong po talaga ito sa ating kalikasan dahil binibigyan natin ng gamit or bagong gamit ang mga bagay na nais nating itapon. In other words, kinoconserve natin ang mga resources at hindi na tayo nag-extract ng mga bagong resources mula sa ating kapaligiran. Mm-hmm. And of course, Ada, ano ba ang tip na pwede mong ibigay sa mga kapuso natin na na-inspire at gustong gumawa na rin ng sarili nilang version ng upcycling? Unang-una, isipin natin ang totoong kahulugan ng upcycle dahil ang ating pinopromote ay upcycle para sa sistema ng circularity. Pero maganda rin magsimula ng upcycle as a creative outlet kasi doon din naman po ako nagsimula eh. Very, it's less intimidating, saka very straightforward, saka
lalo na kung may creative creativity ka, may creativity skill ka, syempre magandang magsimula ka doon. Right. Pero dapat natin tandaan na ang mga finished product natin ay may halaga at hindi ito nakakasama sa ating kapaligiran, hindi ito gumagamit ng toxic chemicals at wasto ang paggamit ng mga resources kagaya ng tubig at enerhiya. At kapag dadaan sila ng maraming beses sa upcycle process, dapat hindi na gumagamit ng dagdag tubig at kuryente at walang nilalabas na toxic chemicals sa lupa at sa hangin. Basta laging laging intact ang material health kapag gusto natin mag-upcycle. Sobrang natutuwa kami. Ako personal natutuwa ako kasi syempre pinakilala mo sa amin yung konsepto ng repurpose, di ba? And of course, yung upcycling. Maraming salamat sa pagpapakilala sa amin ng konsepto na ito. And I'm sure, after this, maraming mga kapuso natin ang susubok na rin ng upcycling. So, maraming salamat, Ada, at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat at mabuhay rin, Mornings at GMA. Diyan lang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.